Madalas, ang kasikatan ay nagbibigay sa tao ng karangyaan o nagiging daan ito upang magkaroon ng mga inaasam na material na bagay. Ngunit sa isang banda, kapag umiral ang kahambugan sa puso at isipan at naging mapagmataas ito, ay hindi na namamalayan ang mga salitang binibitiwan ay kakilakilabot na dahil sa paglapastangan ito sa Diyos. Katulad na lamang sa kinahinatnan ng anim na sikat na mga tao na inyong mapapanood matapos samunin ng Diyos. Number 6. John Lennon, isang singer. Ilang taon na ang nakalilipas. Sa isang panayam sa American Magazine, sinabi niya na ang Kristyanismo ay matatapos. Ito'y maglalaho at hindi na niya kailangan pang makipagtalo tungkol dito. At sigurado siya. Jesus was okay, pero ang mga katuruan daw nito ay simple. Ngayon ay mas sikat pa raw sila di umano dito. Matapos sabihin ng singer na ito na ang The Beatles ay mas sikat pa kaysa kay Jesus Christ, nabaril siya ng 6 beses. Number 5. Tancredo Neves, dating presidente ng Brazil. Sa panahon ng kanyang pangampanya, sinabi niya na kung makakakuha siya ng 500,000 na boto mula sa kanyang partido, kahit na ang Diyos ay hindi siya kayang alisin sa pwesto. Sigurado na nakuha niya ang botong ito, pero bago pa man siya makapanumpa sa pagkapangulo, ay nagkasakit siya at namatay. Number 4. Cazuza. Isang bisexual na Brazilian composer, singer at poet. Sa isang show sa Canesio sa Rio de Janeiro, habang siya'y naninigarilyo, bumuga siya ng usok mula dito at sinabing, "God, that's for you." Namatay siya sa edad na 32 dahil sa malubhang sakit na lung cancer. Number 3. Ang lalaking lumikha ng Titanic. Matapos ang paggawa sa barkong Titanic, tinanong ng isang reporter ang lalaki kung gaano kaligtas sumakay sa barkong ito. Sa mapanuyang boses ay sinabi niya na maging ang Diyos ay hindi ito kayang palubugin. Ngayon ay alam naman ng lahat kung ano ang kinahinatnan o nangyari sa barkong Titanic. Number 2. Marilyn Monroe, isang aktres. Binisita siya ni Billy Graham sa isang show. Sinabi ni Graham na ang espiritu ng Diyos ay nagparating sa kanya na mangaral sa aktres. Matapos marinig ang sinabi ng mga ngaral, ay kanyang sinabi na hindi niya kailangan si Jesus. Isang linggo ang nakalipas, natagpuan na lamang siyang patay sa kanyang apartment. Number 1. Bon Scott, isang singer. Siya ay ex-vocalist ng AC/DC. Sa isang lyrics ng kanyang awitin noong 1979, sinabi niya, "Huwag mo akong pigilin,
ako'y patungo sa ilalim, patungo sa impyerno. Noong February 19, 1980, natagpuan siyang patay. Namatay siya matapos masamid sa sariling suka. Kaya sinasabi ko sa inyo, ipatatawad sa mga tao ang anumang kasalanan at panlalait, ngunit hindi ipatatawad ang anumang panlalait sa Espiritu Santo.